Magpe-fiesta nga sa Pacheco kaya pupunta kami. Nag-stopover nga po pala kami dyan dahil pagod na sila sa pagda-drive. Matagal na ang huling punta namin ng Pacheco kaya talaga namang susulitin na namin, are. Saglit lang naman tong stopover namin ito kaya kailangan talaga naming sulitin ang pahinga. Ganito lang naman ang senaryo namin dito sa jeep. Kahit siksikan ay masaya pa rin kami dahil excited talaga kami papuntang Cavite. Halos lahat kami dito ay isa lang ang destinasyon maliban sa apat. Bibilang nga talaga muna ng mga ilang taon bago kami magkasama-sama ng ganito. Mga 1:30 pala ng madaling araw kami nakarating sa aming destinasyon. Alas 5 ng umaga nang napagpasya namin ni Yubo na pumunta sa bahay ng mga ninang LV. At naabutan ko nga si Kaylee na tinatakpan aring mga tilbok na ari ay pagkasarap-sarap naman talaga eh. Pagsapit nga pala ng 1 PM ay nagsimula na ang katayan ng baboy at ito naghihiwaan na sila. Dahil sa pagod at puyat ng biyahe, kaya napagpasyan ko munang matulog muna. 1 PM na nga pala akong nagising dito at nakita ko silang naglulutuan na. Mga 4 ng hapon ay nagsimula na nga palang magbalot nitong mga lumpia. Iba nga naman talaga kapag may lumpia at syempre hindi kumpleto ang handaan kapag wala nito. Shoutout nga pala dito sa mga magagandang dilag na kasama kong magbalot nitong lumpia. Kung iyo ba namang titingnan, kahit anong pagod ay talaga namang pagkagaganda pa rin ng mga ari. Pagkasarap-sarap ba naman ang kanta ko kanina at bigla akong tinawag ni Yubo, magbalot daw muna ako ng lumpia, tumulong naman din daw ako. Sabi ko naman sayang naman din ang bayad ng video. Okay at wala namang kumakanta kaya kinantahan ko muna. Kung napansin nyo nga pala ang lalaking nakaupo kanina, yun lang naman ang mayor ng aming pamilya. Habang kami ay nagpapahinga ay biglang dumating itong banda at bigla-bigla naman padalas-dalas naman ako sa pagbibideo din. Excited lang naman ako dito dahil kasama lang naman dito ang aming pinsan na si J. Mark. Shout out! Sabi nga dito ni Teo Ode kay Kuya Abit na videohan daw muna aring banda. Ay talaga namang kandarapaan aring ating mga boys dahil sa aring magagandang mga chicks. Representing nga pala ang aming pagkapugi-puging si J. Mark, siya nga lang pala ang pinsan naming kasali dito sa bandang ari. Umuwi nga daw muna siya ng bahay at siya daw ay nauuhaw, iinom daw muna siya. Sinimula na nga palang sangkotsahin itong gagawing minudo ay talaga namang pagkalaki-laki na ring talyasi na ari. At dahil may paparating daw na bisita kaya niluto na muna ari ni atik at aring minudo at nilagyan na ng mga rekado. Kaya nung aking tiningnan ay talaga namang bigla akong nagutom at pagkasarap naman talaga ng amoy na rin. At habang nag-i-scroll nga ako dito sa aking gallery ay nakita ko talaga aring video ay talaga namang si Choriko ay pasayaw-sayaw na ilasing na ata. Sabi ko nga din, maigi ng pasayaw-sayaw kaysa nag-aalbor o diga. Sarong banggi lang naman ang tugtog dito na kinakanta ni Kuya Pusit. Hindi ko na nga pinatugtog dito kasi baka mamaya ma-copyright, sayang naman ang video. It's fiesta day and syempre binyagan day naman kaya makikita mo naman talaga ari halos mga lahat ay nakaputi na. Halos lahat na nga naman dito ay mga busy na sa pagluluto para sa mga pupuntang bisita. Ribosado nga pala ang niluluto nila dito. Ito ay taba ng baboy na nilagyan ng harina at mga rekado. Bukod sa napakasimple ay napakasarap naman talaga na ring menu na ari. Bukod sa lumpia ay isa ito sa madaling maubos kapag nakahain na sa mesa. Kung mapapansin nyo, pagkaluto na pagkaluto ay talaga namang inabangan na rin mga batang ari o diba'y pagkasarap nga. At dahil kakain niya muna si Kuya Marlon kaya si Yubo muna ang pinagluto din eh, siya daw muna ang magbantay sa pagluluto nitong ribosado. Feel na feel na nga ni Yubo dito ang pagluluto at saka excited na rin siya dahil gusto niya rin tong ribosado. And ito nga pala si Totoy na isa sa bibinyagan for today's video, anak nga pala siya ni Shirley. Siya lang naman ang pangatlo at bunsong anak nila ni Bal. Hindi talaga siya may pagkakaila dahil kamukha talaga siya ng kanyang mama, lalo na ang kanyang tito at tita. Maya-maya nga pala ay biglang dumaan ito si Limwell, siya lang naman ang nakagat ng ahas noong mga nakaraang araw. Sobrang thankful na kami kay God dahil inilayo niya ang batang ito sa kapahamakan. Lahat kami ay sobrang nabahala talaga sa nangyari sa batang ito, maigi na lang at nakaligtas siya. Ito nga pala ang senaryo ng mga magpipinsan habang inaantay ang mga magpapabinyag. Naghain na nga pala sila dito dahil nagsimula nang magdatingan ang mga bisita. Maya-maya nga pala ay mga nakagayak na sila papuntang simbahan. Introducing nga pala itong cute na baby girl si Stephanie, anak nga pala siya ni Eileen at saka ni Ambin. Nakakatuwang masaksihan ang mga ganitong klaseng pangyayari dahil sa layo ba naman ng Quezon hanggang Cavite. Nagiintayan na nga lang pala dito ang mga magpapabinyag at saka ang mga ninong at saka mga nina. Talaga namang hindi ko maialis ang aking video dahil pagkaganda-ganda naman talaga ng babaeng are. Siya nga pala si Eileen, ang mama ni Stephanie. Kapag araw talaga ng fiestahan ay tsak marami talaga ang binyagan. Syempre sinasamantala na ng iba para isang handaan na laang. Hindi na nga pala kami dito sumama dahil kami ang mag-aasikaso sa mga bisita pang darating. Shoutout nga pala sa pagkaganda-ganda sa Shirley. At habang papaalis na sila ay tuloy-tuloy pa rin si Yubo sa pagluluto nitong ribosado. Tinulungan ko na nga pala si Ate Michelle sa paggagawa niya nitong coffee jelly. Si Ate Michelle nga pala ang nagluto at naghiwa nitong mga gulaman. Ako'y tinulungan ko lang siya sa paglalagay ng iba pang mga ingredients. Lalong masarap talaga kumain ng coffee jelly lalo na
nakapagmalamig dahil sa init ba naman ang panahon dito sa Cavite. Natatawa pa nga ako dito dahil kahit hindi pa malamig itong coffee jelly ay talaga namang nilantakan na ng mga bata. Kabilis ngang maubos itong coffee jelly dahil bukod sa kakaunti lang ay talaga namang mabentang mabenta sa init ng panahon. Para sa akin, mas masarap talaga itong coffee jelly kapag hindi gaanong matamis yung sakto lang. Iilang kutahe nga lang pala ang meron sila pero pagkadami-dami naman na rin. Habang ako'y nag-e-edit nga pala dito ay talaga namang ako'y natatakam uli dito sa aking mga kinain noong festahan. Lahat ng kutahe at lahat ng pagkakaluto ay talaga namang napakasarap at pinaka nagustuhan ko nga pala dito ay ang puchero dahil sa dami ng gulay at sa lambot ng taba. Shoutout nga pala sa pagkabait-bait at pagkasipag-sipag naming tiyahe na si Tia Orit. Sabi ko nga dito kay Tia magpahinga na muna siya at ako na muna ang maghuhugas para sa kanya. Sabi ba naman sa akin maya-maya na daw at kakaunti lang naman itong hugasin. Maya-maya nga pala ay bigla namang dumating itong aming pinsan na si Ayat at saka ang kanyang jowa. Kaya syempre hindi talaga mawawala ang chikahan kapag nagkita-kita aring mga are. Kung mapapansin nyo nga pala dyan, ang kinakain dyan ni Yubo ay walang iba kundi coffee jelly o daba na una pa sa mga bisita. Kung mapapansin nyo ay talaga namang tulala, siguro napapaisip kung bakit ang sarap-sarap ng ginawa kong coffee jelly. Charis. Sinimula na nga palang balutin ni Kuya Abet at saka ni Kuya Marlon itong kanin. Ganito lang naman ang sikreto para hindi agad lumamig ang kanin na inyong ihahain. Ilalagay nga lang ito sa plastic at ilalagay na dito sa styro. Para kahit abutin man ang magdamag ay hindi agad lalamig itong inyong kanin. Kakarating nga lang dito ni Kuya Abet galing Binyagan at napasabak na agad siya sa paglalagay nitong kanin dito sa ating plastic. Pagkapasok ko nga dito sa loob ay naabutan ko si Ate Michelle na nagbabalot nitong mga ulam. Kinantahan ko pa nga siya dito ng balutin mo ako na ibang version ng kanta ni Sharon Cuneta. At napag-alaman ko na itong mga ulam ay para sa Ninong at Ninang ng anak ni Aileen. Ako na nga ang nagpresinta na maghatid itong mga ulam doon sa bahay ni Aileen. At nabutan ko nga ang aming mga pinsan at ang mga ninong na nagchichikahan na, siguro yung mga busog na are. And ayun na nga, pagkarating ko sa bahay ni Aileen ay nabutan ko nga siya na nagbabalot na rin mga giveaways na para sa mga ninong at ninang. Nagtao po na nga muna ako dito at sinabi kong are na nga pala ang pinabibigay ni Ate Michelle. Akala ko nga dito si Aileen lang ang nandito sa loob ng bahay pero marami pala sila. Shoutout sa inyong lahat. Pagkalabas ko nga ng bahay ay dito ko lang nakita itong paggagandagan ng banner ni Stephanie. At yan nga pala ang mga pagkain na isiniserve nila sa kanilang mga bisita, especially yung kanilang mga ninong at saka ninang. Mahaba-haba pa nga itong video, kaya abangan ang part 2. Thank you so much for watching. God bless!